ayan mga ka-wonder. My family called me. My husband is already outside waiting for me. But then, I'm here again. Binaliksikawan der agoy dahil hindi, wala namang sinend sa akin na pagpapatunay o certification ng One Health Pass na pass, negative ako sa swab test. They not allowing me to go outside because I don't have a certification and they need my certification na ka-wonder is negative in swab test. But somebody called me that they told me that I can go home at early in the morning, and I called to my family that they can pick me up here in hotel. And suddenly my husband already outside waiting for a wonder. But then I have to restricted to go outside because I don't have certification from the One Health Pass na I'm negative in swab test. So I need to wait the result before I go home. So one of their policy before one OFW can go outside together with their family, the requirement is the certification of health, One Health Pass certified that a negative result. So I don't have that because they haven't yet sent to me the certification. But somebody called me that I can go home at early in the morning. That's why I called to my family that they can pick me up here. And me, you already hear the ringtone that in the lobby have picked me up here and together with my things. But suddenly I came back again. Hindi na tuloy si Kawander kay wala mang maipakita certification na kapatunay na ako nga ay negatibo sa swab test. Inaantay pa nila yun. Kailangan ko raw munang antayin yun bago ako lumabas. Kaya naiintindihan ko naman yung policy nila na kailangan maipakita ko yung aking certification. And kinukontak nila yung number na tumawag sa akin kanina. Kaya lang sa kasalukuyan ay tulog pa raw ang mga yun. So I need to wait until they wake up. That's why I'm here again, waiting for a few hours para masend sa akin yung result ng swab test. Ayan, kasi kailangan kong maipakita yun. Tsaka may mga checkpoint, hanapin din daw sa akin yung result na yun. Kaya kailangan importante yun na meron akong hawak at hindi daw ako talagang palalabasin hanggat wala yung result na yun na kailangan ng OWA. So, I understand their policy. So, that's why Kawander is here again in the room waiting for the result. Ayan, kaya bago tayo umalis, ay siguraduhin po natin na tayo po ay may pinanghahawak ang sertifikasyon. Hindi ko naman po akalain na mayroon pa pong hinahanap na ganun kasi may tumawag sa akin na mga bandang 9 o'clock ng gabi na
Oh, signo, saan ka ba uuwi? Sabi ko, sa Maragondo na ako uuwi. Sabi, malapit lang pala. So, meron ka bang sundo o sasakay ka sa bus ng OWA? Sabi ko, susundin ako ng family ko. Sabi ko, ano yung dito na lang susunduin. Kaya lang ka ako mga ano pa, mga Biyernes kasi wala pang sasakyan. Sabi nga, hindi na lang pwede ako mag-stay ng ganun. Biyernes, hanggang Biyernes dahil hindi na papayag daw yung OWA. So, kailangan daw na masundo na ako dito. Kahit ngayong araw na ito, ngayong araw na ito ay Webes, alas 3 daw ng madaling araw, pwede na raw akong sunduin. Dahil ang biyahe, maluwag pa, tsaka hindi pa traffic. So, tumawag agad ako sa aking family na sabi ko pwede na akong sunduin. Dahil, ano, okay na raw. Negative daw yung result ko, kaya pwede na akong umuwi. Eh, wala naman binanggit sa akin na, oh sige, isesend ko sa'yo yung sertifikasyon ng certified na ikaw ay negative sa swab test. Wala naman sinabing ganun, kaya in-expect ko rin na makakalabas na rin, pero hindi pa rin pala ako makakalabas dahil na-hold ako sa baba, sa lobby, dahil ano yung hinahanap nila yung certification ng pagpapatunay na ako nga ay negative. So, kaya ayun, balik uli si Kawander dito. Oh, wala pa ang result. Antayin ko daw. Ayan, kaya lang, yakag lang kasi yung driver, yung aking inaanak na magsusundo sa akin dito. Kaya nahiya naman yung aking husband na magpaantay ng matagal. Kaya ewan ko kung anong sabi. Sabi ko, magbabiyahe na lang ako. Sabi ko ganun. Kaya, ayun, balik dito uli. Ayun, sabi nga nung nag-assist sa akin kanina na wala nang magagawa dahil yun ang policy nila. Kaya sabi ko, okay lang, naiintindihan ko naman. Kasi ang pagkakaalam naman nung nag-assist sa akin ng magtala ng aking mga gamit ay may certification na ako. Sabi ko, wala namang sinin pa sa akin. Sabi niya, kaya lang ma'am, di kailangan, antayin niyo na lang po muna yun. Di balik na muna kayo sa kwarto. Ayan, kaya nandito rin si Kawander, balik sa kwarto. Antayin pa yung result. Kaya lang yung aking sundo doon, yung inaanak ko, baka may lakad din doon sabi ng aking husband. Kaya yun, nahiya siya na magantay ng matagal pa. Sabi ko, sige, magbabiyahin na lang ako. Sabi ko, hindi ko alam kung andun pa sila. Sabi ko, magbabiyahin na lang ako pa. Ube. Ayan. Kaya siguraduhin po natin na bago po tayo lumabas, ay may hawak tayong dokumento. Ayan, dahil importante po yun. At dun din po sa mga OFW na naka-quarantine, ay may designated po palang mga bus ihahatid doon sa kung saan province sila uuwi. Ihahatid lang sila sa sasakyan, hindi yung ihahatid ng bus doon sa province. Ihahatid lang ng sasakyan ng OWA. Ayan, para mas malinaw. Ayun. Tapos, kaya lang marami pa rin daw mga dokumento na kailangan pilapan at pipilahan. Yun ang ano ng Coast Guard na nakausap ko kahapon nang mag-swab test ako. Na ang kagandahan nga lang daw ng may sundo, wala ka ng pipilahan, wala ng mga pipilapan, di diretso uwi na. Ang ano naman dun sa OWA, ang feedback naman doon, pag sa OWA ka sumakay, syempre, may mga pipilapan kang form, tapos si syempre sa OWA yun, under ng OWA, di marami kang pipilapan na form para ma-sure nila kung okay yung pupuntahan mong lugar at kung okay yung sasakyan. At syempre, naka-list lahat ng mga OFW doon. Kaya,
maraming araw pipilaan. Kaya magandahan na may sundo. Diretso na ang uwi. Ayan. Kaya mas mabilis daw. Ay di yun nga, nagkataon naman na wala pa yung aking health pass. Kaya ayan, yung result, ay di na-hold muna si Kawander. Dito muna si Kawander ngayon. Hintay muna ng result. Hindi lang malaman kung anong oras. Ngayon ay 4:10 na ng December 19, 2021. Kaya wait ko pa yung result para makalabas. Ayan, kaya mga mega love shoutout ko ay sa isang video ko na lang at ito na lang yung aking pag-uwi muna. Na ngayon ay naka-hold pa yung pag-uwi ni Kawander. Ayan, bali maya-maya makaka-uwi na rin yan sigurado at antayin lang yung result ng ating swab test dahil yun ay isa sa requirements ng hotel na tutuluyan kung saan tayo nag-quarantine. Ayan. Kaya, ang masasabi ko sa mga OFW na uuwi, siguraduhin nyo na kayo ay may certification bago lumabas. Ayan, kasi may ang habi ko nga, hindi ko alam kung may tumawag sa akin na gano'n na pwede na ako mag-out at sa ganitong oras, 3 o'clock, madaling araw. Kaya, bumaba naman kaagad ako din, di ba? Hindi ko naman alam na gano'n pala. Akala ko kasamahan nila yun. Siyempre, policy ng hotel na bago lumabas talaga ay may pakikitang certification. Ayan. Kaya, ayun, sa mga OFW na gustong umuwi, and kailangan nyo ng One Health Pass. Ayan. Doon pa lang sa Taiwan pa lang, magpipill up na. Ayan mga ka-wonder, kaya maraming salamat. At eto ngayon, this is my last day in quarantine area. Salamat, salamat, and thank you, and God bless us, and thank you for watching Kawander Arden Signo, and salamat po, and mega love shout out sa lahat yan, and please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, at kung kayo ay new in my channel, please, subscribe my channel, Kawander Arden Signo. Ayan. Salamat po. And thank you for watching. Please like, share, and comment na rin kayo. And hit the bell button para sa notification bell at updated kayo sa aking new upload. Thank you, and God bless us. As I always saying, value the subscribe not only because we need a 1,000 subscriber, not only because we need a 4,000 watch hour, but we must need a true friendship and true family here in YT world and in real life. And let's support and connect each other. Salamat po at maraming salamat, and God bless us. Good vibes, God vibes.